Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa ESPAS. Since holiday season and dami umuwi sa province, kailangan natin mag-register sa ESPAS. So, kung hindi mo pa alam kung paano mag-register sa ESPAS, hey, nandito ako para turuan kayo na step by step kung paano makaregister. Pasensya nyo na guys, sobrang ingay kasi ang lakas ng ulan. So, ano bang hinihintay natin? Let's get into the video. So, first step na gagawin natin is pupunta tayo sa Google and isa-search natin yung espas.ph. So, since nandito na siya, mag-search tayo ulit para makita nyo. www.es-pas.ph. So, ayan, ito na siya, lumabas na siya. So, click natin yan. And then, meron nakalagay dito, register, login, check travel restrictions. Click natin dito yung register. So, ito, register. Kasi hindi pa tayo makakapag-login since wala pa tayong account. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng new account. Ang ilalagay natin contact number dito is hindi pa natin nagagamit sa ESPAS. Please make sure na yung gagamitin natin yung contact number is hindi pa ulit-ulit. Kahit bata man yung kasama nyo guys, dapat may sarili siyang number na gagamitin pag magre-register kayo sa ESPAS. So, gagamit tayo ng ibang number. So, ayan, gagamit tayo ng panibagong number na hindi pa registered sa ESPAS. 970-337-1400. So, 970-337-1400. 970, uulitin lang natin guys ha. 371400. So, next. And then, gawa ulit tayo ng panibagong password. Hindi naman kailangan na mahaba guys, basta may password lang kayong ilalagay. So, next. And then, lagay natin yung information. Kailangan kumpletahin natin to guys, ha. Yung may mga nakalagay na asterisk, yung red na asterisk, yan yung kailangan. So, kahit yung middle name wala namang asterisk, lalagyan ko pa rin siya. Na mail, and then region. Region namin is Region 6, Western Visayas, Negros Occidental, Escalante City, and then City Tugas, Barangay Buena Vista. Then email, mayan_gale@yahoo.com. Okay, age 25. Client type is individual. Okay, next. So, ayan, i-review lang kung tama yung information na nilagay natin. 0970-337-1400, password, information, yan. So, click natin ang I am not a robot. So, submit natin. Yan, good job. Registered na tayo sa ESPAS. Okay, click natin OK. And then, mag-a-apply tayo guys ng permit. Kasi, di ba, kailangan natin ng ESPAS. So, ito yung apply permit. So, are you an A4? No. Tapos, next question is, are you an ECQ or MSCQ area? Ipapakita ko sa inyo guys kung mag-yes ka ha. Pag chinat natin yung yes, hindi ka pwedeng mag-apply ng ESPAS. So, kahit nasa MECQ or ECQ yung lugar natin, kailangan natin pindutin yung no para makapag-request tayo ng ESPAS. So, since dito naman sa Metro Manila, ngayong time na to,
Starting October, GCQ na yung kadalasan eh, na mga lugar dito sa Manila, Metro Manila, South Luzon, North Luzon, alam ko mga naka-GCQ na. So, i-click natin yung no. And then, yung origin ko is Bulacan. I'm from Marilao, Bulacan. Ayan. So, ang destination natin is Escalante City. Ayan. Yung lugar namin, guys. Kung makikita nyo, guys, yung lugar namin is restricted. So, i-click natin yan. Kaya, kailangan natin ng travel coordination permit. Yan yung ina-apply natin ngayon. Ito, guys, yung contact number ng LGU namin. Bawat LGU naman, guys, may ilalagay silang information. So, i-save nyo yan, make sure, para may ma-contact kayo in case na kailangan yung ma-follow up yung application nyo ng S-Pass. So, ayan, nakalagay. Ang Negros Occidental, nakalagay dito, guys, lahat ng requirements. Travel requirements pag pupunta ka ng Negros Occidental. So, ang isa sa kailangan, S-Pass, negative RT-PCR test result prior to travel, kailangan 72 hours. Okay, tapos magre-register din tayo sa Stay Safe. So, ayan na. I-click natin yung apply for travel coordination permit. Ayan. May nakalagay dito sa pang number 3, guys. Kailangan natin mag-upload ng attachment. So, before tayo mag-apply ng S-Pass, kailangan meron na tayong swab result. Ang swab result, 72 hours lang siyang valid. Pagkalabas ng result ng ating swab, kailangan mag-apply na agad kayo ng S-Pass and coordinate agad sa LGU, guys, para ma-check nila. So, ayan, mag-upload tayo ng attachment. Type of traveler, lagay natin dito, is returning residents. And then, ito yung personal details. I-check lang natin kung tama. Ryan Maliglig Magadia, Amil, emergency contact person, hindi naman kailangan. So, wag na nating lagyan. So, yung departure date natin. So, today is October 12. So, maglalagay tayo ng departure date natin. Sabihin natin na yung ating RT-PCR swab result is lumabas today. So, magsistart yung count natin today. So, today din tayo nag-apply. Kanyari yung flight natin is October 13. So, i-click natin yan. So, ma-expire yung ating swab result 13, 14, sa 15 pa. So, date of arrival is 13 din. And kasi plane tayo. So, i-check natin yung origin ng LGU. Yan. So, house number, block 12, lot 1, phase 2, green Forbes. Ilagay lang natin yung current address natin dito sa Manila. Residences. Ayan. Kompleto na siya. So, tapos ito, guys, yung destination LGU, hinihingi din yung house number, street, and barangay. So, ilagay natin. Sitiotugas, barangay, Buena Vista. Yan lang yung address namin doon. And then, ito, a mode of transportation, i-click natin yung air. And then, type is public. I-click natin yung I am not a robot. And then, proceed. Yan. Your application will now be saved as a draft. Proceed. So, ayan. Kailangan na natin, may nakalagay dito, please upload only the documents as required by your destination LGU. Note nila, guys, hindi pwedeng dayain natin yung ating mga COVID test result. So, ayan. Ayan na yung aking information. So, required nakalagay dito, government-issued ID. So, pipili tayo ng ID. Maglalagay tayo dito na, kunyari, driver's license. So, yung driver's license natin. So, ayan, click natin driver's license. And then, lagyan natin yung
ang license number kasi hinahanap. 01. Kunyari lang to ah. Hindi to. 01, 05, 05, 05, 05, 05. And then, choose natin yung file ng ating ID. Kailangan may mga picture na kayo ng mga requirements ah. ID, swab result, kailangan may picture din kayo noon. So, hanapin natin yung ID. So, ayan. Kanyari lang ito, i-delete din natin ito mamaya. So, choose natin yung RT-PCR swab result natin. Meron akong sample dito, so yun yung ilalagay ko. Para makita nyo talaga yung step by step. Ayan. And then, other requirements. So, yung swab pa rin yung ilagay natin. Yung other requirements na to guys, pwede itong yung ating, kung nakapagpa-vaccine na kayo, yun, vaccination card, pwede yun. So, since wala naman tayong vaccination card, kasi hindi pa ako vaccinated, so pindutin ulit natin yung ating swab result. And then, click natin yung I am not a robot. Then, submit. Ayan, submitting. Do not close this window. Wait lang natin, guys. So, ayan. Upload finish. Your attachment has been uploaded. View permit. Ayan. So, makikita nyo, guys, nakalagay dito pending. So, pending pa yung ating application. Visit lang natin na i-visit ang ating account. Or else, follow up natin sa LGU. Ayan, naka-pending pa siya. Follow up natin sa LGU para ma-action na nila agad at ma-release nila agad ang ating S-Pass para umabot tayo sa time. Kasi 72 hours lang yung validity ng ating swab result. So, ayun. Pag okay na yan, nakalagay dyan, ang status niyan is approved. Since pending pa yan, kailangan natin makipag-coordinate sa LGU or maghintay para ma-process agad ang ating application ng ating Travel Coordination Permit or TCP. So, ayun guys. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. And thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!